Kamusta mga tol? Etong si Kendrick Perkins na kung alam nyo lang, maraming kapalpakan talaga yan eh. Tirahin na natin yan pero bago yan at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Unang-una yung ganyan mga tol oh. Kapag nasa ibabaw yan tapos papasayan ng ganyan, ayun nakupo, tapo ng sabaw. Ewan ko ba kung bakit pinapapuesto nila yan dyan eh. Eh wala namang ibang gagawin yan, di ba kung di pumasa, wala namang tira yan dyan. Ayun, tapo na naman ang sabaw. O yan pa isa, fast break, sakto yung pasa eh, pero bigla na naman niya ipinasa, yung tapo na naman ang sabaw. Ewan ko ha, kasi mga tol, diba, si Looney Tunes ganyan yung pwesto, pero magaling pumasa yun dyan eh. Pero eto, nakapaw, tapo ng sabaw. Katunayan yan mga tol, 1.5 turnovers per game to ha, pero 0.8 assists per game lang, baba eh. Pinapapasa pa nila sa ibabaw na ganyan, yung tapo na naman ang sabaw. O yan pa isa, oh, nice pa sa role ni Perkin, ang ganda, pwede na itira eh, oh. Tapos pwede pa ipasa kay Ibaka sa ilalim, tapos dalawa pa yung open sa labas, ipinasa na nga, nakaw, layo naman yan tol, tapo ng sabaw. Kahit pagka-rebound yan mga tol, eh tinan nyo, ayun yung point guard, oh, si Jackson, nasa malapit lang, hinihingi pa sa kanya, pero gusto magdi-dribble, tapos cross-court pass pa ginawa, yun, tapo na naman sabaw. Tingnan nyo tuloy yung reaction ni Jackson eh, oh, parang lang niya, kasi ayaw pa ibigay sa akin eh. Ang dami rin ganyan mga tol ha. Na-rebound niya. Ayan si Westbrook o, point guard yan no? Wala pang bantay ha. Pero dun ipinasa kay Tuklaw. Eh nandun si Davis alone. Yung tapo na naman ang sabaw. Kaya kayo mga tol no, kapag sentro kayo, pagka-rebound hanggat maaari, huwag nyo na i-dribble. Lalo-lalo kung di naman kayo magaling mag-dribble. Ayun pinasa na naman niya, tapo na naman ang sabaw. At syempre lalo na kung malapit sa inyo yung point guard, tulad yan ni Jackson no, pasa nyo na kagad sa point guard. Huwag ganyan no, outlet pass ang ginawa. Eh huling-huli naman yan tol, tapo na naman ang sabaw. Tsaka know your limitations mga tol ha. Hindi ka naman kasi magaling mag-dribble, tapos ang hilig-hilig mo sumalaksak, edi syempre tapo ng sabaw dyan. Don't do too much kumbaga no, kasi kadalasan dun talaga nasisimula ang pagkakamali eh. Tapos ito pa mga tol, 3 second violation ha. Tandaan nyo mga tol ha, kapag meron sumalaksak tapos nasa loob kayo, tapos hindi itinira, takbo na kagad palabas or else mangingitlog ka talaga eh. Kahit ako mga tol, marami ako natatawagan ng ganyan eh. Syempre nasa loob ka tapos hindi itinira, nagstay ka pa sa loob, edi lagpasan ng 3 seconds yun. Kahit walang bilang, 3 seconds na kagad yun. Kaya tandaan nyo mga tol no, yung ganun ha, lalo na't kung bago pa lang kayo sumasali sa mga liga-liga sa atin. Tapos ito pa, kapag i-screen kayo, huwag ganyan. Huwag nyo gagayaan si Perkins, walang preno eh. Sinagasahan yung bantay, yun illegal screening tuloy. Tandaan niya mga tol, no, ang preno medyo malayo dapat sa bantay. May espasyo ng konti, huwag ganyan no. Yung preno niya, sakto-sakto dun sa bantay, pe-preno eh. Sure ball talaga, illegal screening talaga yan. Tsaka syempre, yung may dala naman ng bola, yung gawin nyo naman, antayin nyo muna makasit yung screen bago kayo umatake. Tulad niya, tinan nyo oh, hindi pa nga nakakapwesto, umatake na kagad, edi illegal screening na naman siya. Tapos eto pa, kapag late naman yung screen nyo, huwag nyo nang ipilit patamahan yung screen. Nako po, lalo na sa atin, ang hipit sa ganyan. Gumalo ko ng konti, illegal screening ka na kagad eh. Pero tingin ko talaga dito kay Perkins mga tol, no? Ang naging problema niya rito, yung preno talaga niya. Masyado siyang late pumreno, kaya doon pa yung momentum ng katawan niya, kaya gumagalaw pa talaga pag tumama na yung screen eh. No, ito mga tol, yung isa pang problema natin dito, ito oh, sentro to ha, pero 44.1% lang sa field goals, napakababa talaga niyan eh. Eh tingnan nyo naman kasi ang layo ng tama eh oh. Ang dami niyang ganyan ha. Open siya, lalapit niya ng konti, ipa-floater niya, pero yung tungkab naman. Favorite pa niya yan ha. Basta open gagawin niyan, ipa-floater niya na ganyan. Ako po, tungkab na naman eh oh. Ewan ko ba, ang dali na niyan eh. Laki-laki pa niya eh no. Yung tungkab na naman eh oh. O ito pa siya, tingnan niyo oh. O pustahan, tungkab yan. Eh sumute naman, napahiya ako dun ha. Ewan ko ba dito kay Perkins, wala nang pantay eh oh. Pero yung tungkab pa rin ang walang niya eh oh. Kung titingnan natin yung shot niya, ayan, tingnan nyo, nako po, oh, sa short range ang total niya dyan, 11 out of 32 lang, sentro to ha. Tapos minsan, naiisipan pa nga niya dumamper, paminsan-minsan, nako po, eh wala namang katalent-talent sa jumper, yun, tungkab na nga. Ayaw na nga, bantayan eh, minamalit ka tol, pakitaan mo nga, nako, yun, tungkab na nga, wag na tol, wag mo na pakitaan, pwede na yan. Pati sa mga pick and roll gagawin niyan, ganyan no, floater, tungkab na naman. Kaya pati na nyo, oh, pick and roll na naman, libre na naman siya, floater na naman, nako, layo ng tama tol, tatamaan ka na sa akin eh. O ito pa isa, naku muntik na naman maago ang pasa. Pero yan, libre ka tol, pwersay mo. Ayun, pinloater na naman. Walang kadala-dala. O siya, bahala ka sa buhay mo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Iploater mo na iploater. Yan, tungkab na naman. Mga tol, no, kapag ang isang galaw hindi nyo talaga makuha, marami namang ibang klaseng tira pa dyan eh. Huwag nyo na ipilit, ang layo ng tama eh. Pero kung marami kayong time para mag-practice, sige, ipilit nyo, gawin nyo ng gawin. Pero kung wala, wag na lang, palitan nyo na lang. Saka sa poste mga tol, isa lang talaga ang galaw nito eh. O ganyan no. Tapos jump hook na ganyan no. Nako po. Sa 25 na tira nakita ko na ganyan ha. Walo lang yung pumasok eh. Ayun, buto na lang maliit yung bantay dito. Sa shot niya mga tol, tingnan nyo. Ayan no, 47.4% siya sa loob. Tapos 44.1% lang ang total field goals. Napakababa talaga niyan para sa isang sentro ha. At tapos 84.6% ng shots niya, diyan niya tinitira sa loob lahat halos eh. Kaya karamihan ganyan, tungkaban na ganyan eh oh. Galaw timdakan eh no, galing eh oh. Ayun, malatimdakan talaga eh, kaso lang tungkaban eh.
Ayan mga tol, tingnan nyo oh. Tingnan nyo mabuti yung braso niya. Diyan pa lang sa braso niya talaga, makikita mo parang may something na mali eh, no? Parang pilit kasi eh. Hindi smooth na kagaya na pinakita natin kina Zibo tsaka kay Duncan, diba? Ito parang pilit talaga eh. Kumbaga, kunwari mga dancer sila mga tol, no? Sina Duncan tsaka Zibo, malambot talaga yung katawan, magaling talaga sumayaw, tapos sakto yung steps, halatang may talent talaga sumayaw eh. Eto si Perkins, sakto rin naman yung steps na ginagawa niya, pero matigas yung katawan, awkward sumayaw, parang ganun eh. Gets nyo ba yun mga tol ha? Anticipated na rin kasi ng depensa yung galaw niya, kaya nadidepensahan tuloy siya, yun ang layo ng tama eh oh. At etong si Perkins lang ang nakita ko sa bubuhay ko mga tol, no? Na yung hook shot, ang dalas talaga, ang daming beses na bubutata talaga, yan paon sa pansitan. O epa, tingnan yung depensa ni Gasol, oh. Nakaabang na talaga yung kaliwa, alam talaga niya, hook shot kaya kaliwa eh. Ayan na nga, oh, baon sa pansitan. O yan pa, isa tingnan nyo kaliwa ni Mosgob oh. Nauna pa nga siya ng konti kay Perkins, tumaas eh. Alam na talaga niya eh. Alam niya yung gagawin, kaya ang baon na naman. Yan ang hirap mga tol no, kapag isa lang yung galaw mo tapos hindi ka pa magaling doon. Ganyan talaga yung mangyayari eh. Alam na nila yung mangyayari kasi na-anticipate nila. E di syempre, alam nila yung mangyayari dyan. Ayan, si Davis alone, tingnan nyo. Kung grabe naman pagkakabaon yan tol. Ano ba naman yan Perkins? Eh bahala kayo dyan. Wala bang ambag to? Mamaya daw, babawi daw yan.